Hi everyone! Kumusta kayong lahat? Salamat nga pala sa mga nanood ng mga reaction videos ko kay Manilyn Reynes. And dun sa mga nag-request, at kung pwede, mag-react pa ako sa mga songs ni Manilyn Reynes. Pero bago ko simulan, I would like to inform you na in this video, putol-putol yung video ni Manilyn. Hindi ko siya pwedeng i-play ng full. I-explain ko kung bakit. Kasi kaming mga YouTube creators, pag full song ang pinlay namin, madalas nabibigyan kami ng copyright. Dalawang klase kasi yung copyright. May copyright claim at saka may copyright strike. Pag nabigyan kami ng copyright claim, ang revenues or yung kinikita sana namin sa mga patalastas ng videos namin or ng ads sa videos namin, napupunta sa owner ng song. Hindi napupunta kay Manilyn or kaninong artist. Napupunta yun sa owner ng song. Pag copyright strike naman ang naibigay sa amin, pwedeng mawala ang aming mga ads. Pwedeng mawala ang aming ads. Ang tawag namin doon is demonetization. Madedemonetize yung channel mo. So ito yung mga reasons kung bakit kailangan namin putul-putulin yung mga videos, especially pag song ang nire-react namin. And syempre kasi para nakapanghihinayang naman na mapupunta lang sa owner ng song yung video, yung supposedly nakikitain ng video namin. Dahil kahit papano, ma-effort din kasi bago ka makagawa ng isang video. It usually takes hours, kasama na yung editing, tapos yung syempre pinag-iisipan mo pa rin yung mga sasabihin mo. So for us to be safe, kailangan namin gawin yung putol-putol. Ang second reason din dito is because it's a reaction video. Pag sinabi mong reaction video, ang mga YouTube creators ay magre-react dun sa artist kung paano niya dineliver yung song, kung ano yung boses niya, yun yung reaction video. Kasi kung hindi lang din siya reaction videos, pwede naman kasi kayong manood diretso sa YouTube ng full song ng artist, di ba? So, kaya nga namin siya tinatawag na reaction videos kasi nga, puputul-putulin namin at magre-react kami kung saan namin, sa tingin namin saan kami pwedeng mag-react sa parte ng kanta. So I hope this makes everything clear para kasi meron kasing mga nagko-comment sa ibang videos ko na sinasabi na dapat hindi daw ako nagsasalita habang nagpe-play or dapat hindi ko daw pinuputol after na daw ng song saka ako magsasalita. Eh, gustuhin ko man yun, ayaw naman yun ng YouTube. So I hope you understand ano yung mga reaction videos at I hope you understand din kung bakit kaming mga YouTube creators ay kailangan namin gawin at putul-putulin yung kanta. Anyway, in this video, fi-feature ko ulit si Manilyn. So I hope you'll enjoy this video and just keep on watching and please don't forget to subscribe to my channel. Keep straying on my mind. All my friends say I'll survive. It just takes time. Itong kanta ni Manilyn, originally ang kumanta nito si Anne Murray pa rin, Broken Hearted Me. Sa tingin ko paborito ni Manilyn si Anne Murray. Kasi dati kinanta niya rin yung You Needed Me. But I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can if it's broken all apart. A million miracles can never stop the pain or put all the pieces together again. Maganda pa rin talaga yung boses niya, no? I mean, yung lalo yung tremolo sa bandang dulo. Very smooth. Tapos, hindi siya nagfa-flat. No, I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can while we are still apart. And when you hear this song, I hope that you will see.
natin makikita na isa talagang magaling na singer si Manny Lynn. Kasi kahit saan man siya nakapwesto, may microphone man o wala, sabi ko nga sa dating video niya, kayang-kaya niyang kumanta. Yung boses niya kasi, ang kinaganda talaga sa boses niya, unang-una yung tone ng boses niya. Hindi siya masakit sa tenga, hindi siya ngarag pakinggan. Swabeng-swabe. They keep saying I'll survive. It just takes time. But I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can if it's broken all apart. Yun, napansin niyo yung ending niya lagi. Yung ganun. Talagang maganda, walang flat eh. Walang flat, and then maintain niya yung pitch. A million miracles could never stop the pain or put all the pieces together again. Though I don't think time is gonna heal this broken heart. Yung vibrato ni Manny Lynn, kahit nagkaedad na siya, andun pa rin, na-extend pa rin niya yung vibrato niya. Hindi siya hirap. Hindi siya hirap sa paghinga. When you hear the song, I hope that you will see the time won't heal. So yun, napanood natin si Manny Lynn, walang kupas, maganda pa rin siya, maganda pa rin yung boses niya, parang hindi nagkakaedad yung boses niya eh. And no wonder na yung, lalo nung kabataan niya, isa siya sa may pinakamagandang boses talaga. And the way she sang the song, yung expression niya, yung diction niya, maganda, magaling si Manny Lynn. And alam naman natin sa panahon ngayon na talaga magulo yung mundo natin dahil sa health crisis. So, may isang video si Manny Lynn na panoorin natin na in cooperation with Department of Health, meron siyang message para sa ating mga Pilipino. Mga kapuso, please tell the truth. Sa panahon ngayon, kailangan magkaisa po tayo para labanan ang banta ng COVID-19. Hinihikayat po ng Department of Health ang lahat ng pasyente na mag-disclose ng lahat ng impormasyon nila sa ating health workers. Huwag po natin ililihim ang ating aktibidad, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagbiyahe o sa posibleng pagkaka-expose natin sa COVID-19. Importante po ito para maliwasang mahawahan ang ating frontliners, ang ating health workers, our doctors and nurses. Ang pagsabi po ninyo ng totoo ay maaari pong makapagligtas ng buhay, hindi lamang ng ating health workers, kundi pati po ng mga pasyente na nangangailangan ng kanilang pangangalaga. Maraming salamat po mga kapuso. Sa panahon ngayon, dapat ang katotohanan lamang. Mag-iingat po tayong lahat. So, yung message ni Manny Lynn kasi, yung mga frontliners natin, merong mga nasawi, lalo na yung mga doctors, may mga nasawing mga doctors dahil lang nagsinungaling yung mga pasyente nila. Hindi nagsasabi ng totoo na galing sila sa ibang bansa, galing sa biyahe, o di kaya ay merong silang kakilala na infected. Hindi nila kinukwento yun sa doktor nila. Ngayon yung doktor, nahahawa dahil akala niya hindi positive yung kausap niya.
So, kung pwede lang iwasan natin ganito, magsabi tayo ng totoo, sabi nga ni Marilyn. Kasi wala namang mawala. Mas maganda nga magsabi tayo ng totoo para maagapan kung tayo man ay infected na or hindi. Diba? Kasi kung itatago natin yon, aside sa magiging mas mahirap para sa atin na pwede rin tayong masawi, eh nakakadamay pa tayo ng ibang tao na magkaroon ng infeksyon. So I hope, aside from social distancing, physical distancing na ginagawa natin ngayon, we should always tell the truth, lalo sa harap ng ating mga doktor. Thank you for watching, and God bless us all.